member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dalawang minuto makalipas ang ikawalo ng gabi, oras po dito sa Radio Veritas. Ngayon po ay 17 ng Mayo, 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Umapilang sa Gobyerno Laiko ng Pilipinas sa Commission on Elections sa COMELEC na ipaliwanag sa publiko ang mga naging aberya sa nagdaang halalan upang mapanatili ang integridad at mawala ang pagdududa ng taong bayan sa komisyon at resulta ng eleksyon. Paliwanag ni Dr. Marita Waza, ng Pangulo ng Sanggobyerno Laiko ng Pilipinas, dapat maayos na may paliwanag ng COMELEC ang mga aberya, partikular ang mahigit 7 oras sa pagkaantala ng paglabas ng resulta ng halalan mula sa COMELEC Transparency Server patungo sa iba't ibang media outlets at sa Parish Pastoral Council for responsible voting kung saan nagbabantay ng resulta ang publiko. Anya dapat linawin ng COMELEC kung bakit naunang naipadala ang mga resulta ng halalan sa lokal na pamahalaan kung saan agad na nakapagproklama ang mga City Board of Canvassers sa iba't ibang mga lalawigan bagamat magkakasama lamang sa balota ang boto ng mga botante para sa mga lokal na opisyal at mga mababatas ng 2 kapulungan ng Kongreso. Matatanda ang nauna ng nanawagan ng Simbahang Katolika sa matalinong pagpili ng mga botante ng mga kandidatong ihalal na tunay na tutugon sa mga sularining panlipunan. Magbabalik ang mga balita babayang alas 9. Ako ang inyong kapanalig, Norman Dikia. Sumain niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay. Parish Encounter Interactive. At isang masayang si Father gabi, Paul Marquez ng Society of St. Paul. Kagaya po ng dati kapag ganitong linggo ng Biyernes ng gabi, tayo po ay magkakasama linggo po ng munggo at isda at weekend na naman. Thank you Lord. Nakaraos tayo ng isang buong linggo. At pagamat marami pa rin mga sasakyan sa lansangan, mga nakikinig po sa atin sa kanila mga sasakyan, tiyaga-tiyaga lamang po, makakarating din tayo sa paroroonan. At sa atin po mga kapanalig na nasa kanila ng mga tahanan, sana po ay samahan nyo kami. Ngayon pong gabi ay dadako tayo sa isa na namang masayang Parish Bible Encounter at tayo po ay dadalhin ngayon sa ating remote broadcast sa Our Lady of La Paz Parish dyan po sa Makati City. Samantala, sa pagsisimula po ng ating palatuntunan, tayo po muna ay mag-alay ng panalangin sa pamamagitan po ng pagbasa galing po sa magandang balita ngayong araw ng Biyernes. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi ko sana sinabi sa inyong pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar. At pag pumunta na ako at naipaghanda kayo ng lugar, muli akong darating at dadalhin ko kayo sa akin upang kung saan ako naroon, gayon din naman kayo. At alam ninyo ang daan sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta,
paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang nakalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga magulang at mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa inyo mga kapanalig. Tayo po ay narito sa ating Sambuhay Parish Bible Interactive. Hatid po sa inyo ng Society of St. Paul, ng St. Paul Bible Apostolate at ng St. Paul Creative. No? At mamaya nga po konti tayo ay pupunta sa remote. Turnover na po natin sa Our Lady of La Paz Parish sa Makati. Isang masayang gabi mga kasambuhay at mga kapanalig. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. At nandito kami ngayon sa Our Lady of La Paz Parish, Makati City para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter! At kasama ko po ngayon ang ating pinagpipitagang lay collaborator. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Isang magandang gabi, Father Albert. Ako naman po si Mary Joyce Chamorro. At bago ang lahat, konting trivia muna tayo tungkol sa Our Lady of La Paz Parish, Makati City. Matatagpuan ang parokya ng Our Lady of La Paz sa Makati. Itinayo ito noong February 24, 1976 at idineklara bilang parokya taong 1981. Nasa pamumuno ito ng mga pari at brothers ng Ministers of the Infirm o Chameleons, ang pag-aalaga sa mga sakit ang pangunahing apostolado nila. Si Maria bilang birhen ng kapayapaan ang titular ng parokyang ito at pinagdiriwang nila ang kanyang kapistahan tuwing unang linggo ng Mayo. Gayunpaman, kinikilala bilang pangalawang patron ng mga taga-Lapaz ang kilalang founder ng mga Chameleons na si San Camilo de Lisis. Tuwing ika-14 ng July ang kanyang kapistahan. At kilala si San Camilo bilang pintakasi ng mga may sakit at mga doktor, nurses at iba pang mga trabahong kabilang sa larangang medikal. Kaya naman kilala rin ang parokya sa kanilang mga health work services at healing masses para sa mga may sakit. Unang nakilala ang Barangay La Paz dahil sa Ayala Corporation noong magtayo sila ng isang residential subdivision dito. Taong 1950s, meron lamang 5 pamilya ang naninirahan dito hanggang sa dumami ito. Taong 1954, may ilang organisasyon na nabuo sa lugar kabilang na ang La Paz Civic Club at La Paz Women's Club. Upang mapunan ang kanilang pangangailang espiritual, nagtayo sila ng isang simpleng altar sa isa sa mga garahe ng bahay na nagsisilbing kapilya tuwing May Misa. At sa pangunguna ng La Paz Women's Club, naipatayo ang La Paz Chapel, nasakop noon ng Saints Peter and Paul Parish, Makati. Mas napalaki ang parokya sa pamamagitan ng pagdodonate ng lupa ng Traders Royal Bank at pinamunuan ng dating Cardinal Sin ang pagdedeklara nito bilang parokya. At si Father Albert Roman OSC ang unang kura parokya nito noong March 14, 1976. Sa ngayon, sinisikap ng parokya na maging tagapagpangalaga ng kapayapaan at pag-ibig sa pamamagitan ng kanilang mga pamparokyang pagsisilbi, lalong-lalo na sa mga may sakit. Ikalawang beses na rin silang dinalo ng heart relic ni San Camilo na dumating noong January lamang. Sinisikap ng parokyang magsilbing di lamang spiritual na atensyon, higit sa lahat, presensya sa mga kapatid nating nahihirapan sa kanilang karamdaman. At bahagi lamang po yan ng makulay na kasaysayan at katangian ng Our Lady of La Paz Parish, yes. Makati. Kaya sa mga nagnanais makita ang parokyang ito, dumalaw lang po kayo dito at palaging bukas ang kanilang pintuan. Yes. At mamaya sa ating pagbabalik, matutunghayan natin ang tagisan ng kaalaman ng mga parokyano ng Our Lady of La Paz Parish, Makati City tungkol sa Biblia. Dito lamang yan sa Parish Bible Encounter. Palakpakan naman dyan! Ngayon at tayo magkaroon ng kaunting interview. Kilala lang natin ating mga contestants.
Okay, sino ba itong mga nakapula, Chami? Ang Team 1 is, ang tawag nila ay Our Lady of Peace and Good Voyage. Yes, napigilan siya doon. Una si Johnny Lynn, Paula and Krisha May. Yes, ang ating Team 2 naman, ang nakadilaw, pero sila ay Blue Team, ay ang Mary Health of the Sick Team na sina Mary Josel, si Joji at si Jefferson. Yes, ang well, yun, no? Marami kayong fans, may ha? May fans sila. And alright, ang Team 3 naman ay Mary Refuge of Sinners. Si Jellybeth, si Gerald, Ashanti May. Ayan. At, hello, hello. Ang ating Team 4 naman na Red Team ay St. Camilo's de Lelis na si Diana, Rodna at si Clara. So, alam ko, part kayo ng mga ministries, di ba? So, itong team nyo na St. Camilo's, anong ministry nyo? Friends of the Sick and Legion of Mary. Friends of the Sick and Legion of Mary. Ito naman sa team na to, anong ministry kayo belong? Legion of Mary din. Legion of Mary alright din pala. Ito na mga Mary Refuge of Sinners, anong mga ministries kayo? Legion of Mary. Iba-iba kayo, no? Ay, try natin tong next, Father. Anong ministry kayo? LOM. Na iba. Legion of Mary din. Napaka-iba to talaga naman, no? Yes, active na active pala yes, ang mga ang organizations of Mary dito. Kaya alam niyo po, bago tayo mag-commercial break, reminder lang sa ating mga contestants na ang coverage ng ating quiz ay ang liturgical readings ng ating banal na misa mula noong Lunes hanggang ngayong parating na Linggo. Medyo kailangan talaga ng pagbabasa at syempre matinding dasal para makasagot kayo ng tama. So I think let's get back to the studio na po for that. Okay, thank you so much. You, back to Father. Thank you very much, Father Albert, at kasama natin si Chami at mga kasama natin sa remote, pati na rin ang mga participants sa ating Parish Bible Encounter ngayong gabi. So, abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng ating Parish Bible Encounters. Mamaya po babalik tayo dyan sa Our Lady of La Paz Parish sa Makati. Buhay Interactive. Makinig. Meron kape, meron kape. Mixed and herbal coffee. Pagod. Pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na ng mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Avernido Pharmacy, Redeemer Pharmacy, AB Plus Pharmacy, Handishi Pharmacy, La Femara, Yanel Ross Drugstore and Merchandise, at Doc Alternativo Center. Buhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Balik po tayo sa ating sa Buhay Parish Bible Encounter dito po sa Radio Veritas, ang radio ng simbahan. Ngayon po ay ating tunghayan muna itong bahagi ng ating ebanghelyo na ating pinagsaluhan kanina. Napakaganda po ng simula ng sinabi ni St. John sa atin, huwag kayong mabagabag. No? Ibig sabihin, alam po niya na kahit noong panahon niya, may dahilan para tayo mabagabag. Pero ang sabi niya, may kapangyarihan tayo na hindi mabagabag. At yung kapangyarihan pong yun ay manggagaling sa Panginoong Hesukristo. No?
para kay St. John. Alam niya na si Kristo'y muling nabuhay, kaya kahit na anumang mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay, ay kaya nating harapin lahat yan at mapagtagumpayan lahat ng mga pagsubok sa buhay. Bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong munang batiin bago ko makalimutan ang isa kong kaibigang pare na magdiriwang ng kanyang 25th year ng ordinasyon ng pagkapare. Ngayon pong Sabado, May 19, 3 p.m. dyan po sa parokya ng San Agustin sa Mendez, Cavite, si Father Alan, wala ang pangalan, ang apelido, Valero. Ayan, Father Alan Valero. Siya po ay 25 years ng pare. Ayan. At ang magiging homilist po ay si Most Reverend Pedro Arrigo, D.D., ng Apostolic Vicariate ng Puerto Princesa Emeritus. At syempre, babatiin din po natin ang mga oordinahan sa darating pong Lunes sa Society of St. Paul, si Reverend Ray Duron, at sa darating pong Biyernes naman ay si Reverend Lawrence Peralta, De Peralta, ang ating executive producer dito sa ating show. Ngayon pong gabi ay maraming mga pagkilos ang naganap sa maghapong ito. Noong umaga ay meron pong mga nagtipon-tipon sa COMELEC. At ngayon pong hapon ay meron din naman pumunta sa PICC, yung nerve center ng bilangan ng mga boto nito pong nakaraang halalan. At kung kayo po ay nakakasubaybay sa ating social media, makikita ninyo na nagkalat po ang opinyon, sari-saring opinyon ng mga involved dyan sa social media. Tandaan po natin itong paalala sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kung tayo po'y naghahanap ng direksyon, naghahanap tayo ng paggabay, saan ba tayo tutungo, no, pagkatapos nitong eleksyon na hindi lahat ay masaya. Siyempre, natural naman yan. Sa tuwing may halalan, ang masaya dyan ay yung mga nananalo. Pero yung mga natatalo, malungkot. Pati na rin yung kanilang mga kapartido, yung kanilang mga followers. No? Pero nahahaluan din po kasi ng mga ibang agam-agam at pagdududa kasi may lumilitaw nga ho sa social networks, ng social media tungkol sa mga video ng dayaan. No? Kaya ho, nagkakaroon ng mga question. Pero tayo po ay siyempre kikilos, magtatanong, pero huwag natin kalimutan ang atin pong susundan palagi, ang ating pattern ng pagkilos. Walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoong Hesukristo. No? Si Hesukristo na tinuwid niya yung mali, pero kahit kailan, hindi ho siya nanlait, hindi ho siya nang hamak ng ibang tao, at lalong-lalo na hindi ho siya nandusta. No? Kaya sana within bounds po yung ating mga gagawing mga pagkilos. Wag po tayo maging unjust o unfair kagaya ng nilalabanan natin na injustice. No? So ito po yung napakagandang paalala sa atin ng magandang balita ngayong araw. Last week po, kami ay nahuli pagpunta rito kasi last week, alam naman ninyo, malapit pa yung halalan eh. Maraming mga meeting the advance eh. No? Mabuti naman po ngayong araw na ito ay maluwag-luwag na ang kalye. Wala, kakagulat, wala yata ang mga victory party sa kalye ngayon. No? Maluwag, nagkaroon pa kami ng oras, tumusok-tusok ng fishball sa baba, no? Bago kami sumalang dito sa broadcast. No? Yan ang aming official food station, no? Dito. At saka syempre, papasalamatan natin yung ating sponsor, yung ating Mix 10 Herbal Coffee. Yan, ang number one coffee sa bansa. Na bakit hindi natin nakikita pa dito sa studio? Ano, wala pang sample. Sana nananawagan kami, magpadala kayo ng sample.
Mixed and Herbal Coffee. Ang number one cafe. Ang number one cafe. Yan, Mixed and Herbal Coffee. Sana po, itong mga darating na mga araw na ito, patuloy tayo maging mapagkilatis. Tayo po yung maging informed sa mga issues at hand. At patuloy din siyempre tayong manalangin, no? Para tayo ay bigyan ng paggabay. At sana maging tanggapin din natin yung mga naging resulta ng halalan, no? Tanggapin natin, napakaganda na very minimal lamang yung mga karahasang nangyari. Although kung may namatay man po, sabi nga one death is a death too many, no? Kasi masakit para sa humankind ang may namamatay dahil lamang sa halalan ng mga inaambos. Siguro maiisip ng ilan, bakit yung ibang mga grupo meron silang mga tinatawag na black voting, ano? Kapag bumoto sila, talagang buhos, no? Kung ano sabihin ng kanilang pamunuan, susundin nila. Bakit ang simbahang Katoliko wala daw tayong black voting? Bakit mukhang hindi tayo isang marcha lang, no? Eh kasi alam naman na po natin sa simbahang Katolika, ang ibinibigay lamang ng ating mga leaders, hindi mismong mga pangalan ng kandidato. Ang ibinibigay lamang ay yung guidelines, no? Sinasabihan tayo, pinapaalalahanan, ito yung mga klase ng leader na kinakailangan nating iluklok, yung mayroong pagrespeto sa karapatan ng tao, sa karangalan ng tao, sa buhay, no? Ayan ang ating nais isulong sa simbahan. Kaya hindi po pwedeng magtuturo tayo ng mga pangalan ng mga politiko, no? Kasi magigihu tayong ano diyan, beholden, at ayaw nang mangyari yan ng simbahang Katoliko. Kinakailangan tayo maging independent and discerning at the same time, no? Pipili tayo ng mga leader na talagang ang pagpili din natin ay nasa paggabay din ng ating Panginoon. Kung anong klaseng mga leader ang pipiliin natin ay yung naaayon sa mga itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana po patuloy tayo na manalangin at isipin po natin, hindi natin dapat iasa lahat ng ating kinabukasan sa mga na iluklok natin sa pwesto, no? Kinakailangan din tayo ay kikilos at mayro ba raw inendorso ang kandidato ang CBCP? Wala po, wala, hindi ho totoo yan. Walang inendorsong kandidato ang CBCP. Maliwanag na maliwanag nga ho ay guidelines lang yung ibinigay. At ang number one paalala ng ating mahal na Cardinal Luis Antonio Tagle, yung discernment. Well, anyway, ito pong eleksyon, sasabihin nga natin ay water under the bridge. Tapos na po. Pero patuloy pa rin yung bilangan eh. Wala pa rin final na resulta, no? Kaya hindi pwede nating lubayan, no? Hindi natin pwedeng bitiwan ito, magbabantay pa tayo. At siguro maganda nga rin talagang pakinggan yung mga hinaing ng ilang mga mamamayan na ang pakiramdam ho kasi nila hindi na basa o hindi na ilagay yung kanilang mga boto, no? Eh para sa bawat mamamayan, mahalaga ang ating boto, kahit isang boto lamang yan, napakahalaga niyan dahil yan ay karapatan natin, no? Totoo, puro bang nagalit si Cardinal Tagle dahil hindi nanalo ang ilang grupo? Ayan po ay isa na namang fake news. Nako, nako, kung kilala nyo ang mahal natin Cardinal, hindi ho siya ganyang klaseng tao na mapolitika, no? Wala ho siyang pinapanigan. Wala siyang ini-endorsong sino mang kandidato. Para sa ating mahal na Cardinal, ang ini-endorso niya ay katotohanan, no? At isang leadership na servant leadership. Yan.
Yan ang isinusulong ng ating mahal na cardinal at ang kabuuan ng pamunuan ng mga obispo, no, servant leadership. Lingkod, namumunong lingkod. At ipinakita naman sa atin yan sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay maghugas ng mga paa ng mga apostol noong huling hapunan. No? Okay lang po bang mag-voice out ng political opinions ang mga pari o relihiyoso? Bilang mga mamamayan, sa palagay ko, meron naman silang karapatan pero wag naman sana gamitin ang pulpito. No? Ewan ko kung agree ang mga kapanalig natin dyan. Pero alam nyo kasi, ang mga kapatid natin, no, kapag nakikinig na ng misa, ang gusto na nila is something spiritual nourishment, no? Kung tungkol naman sa politika, mahahagip mo na yan, mapapakinggan mo na yan sa radyo, sa TV, sa social media, kung naglipa na yan. Kumisa nakakakuriri na sa tenga, no? So, kailangan din natin ng kumbagay breather, no? Makahinga-hinga naman tayo. Samantala, ngayon po, bago tayo sa ating pagpapatuloy ng ating programang Sambuhay Bible Parish Encounter, tayo po muna idadako sa isang paalala. Buhay Interactive. Makinig. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ganap na pong 30 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi sa Radio Veritas. Veritas Patrol! Panayam kay Brother Ricky Xavier, Chairman ng People's Choice Movement, kaugnay sa isinasagawang Black Friday protest bilang pagkondena sa mga naganap na aberya sa katatapos lamang na halalan. Let the pagbati sa lahat ng narito. Maraming salamat mga kapanalig mula pa rin dito sa PICC kung saan nga sinasagawa ang canvassing ng National Board of Canvassers sa resulta ng naganap na halalan. At sa isinasagawa ngayong araw na Black Friday protest ay mga kapanayam ko si Brother Ricky Xavier, ang chairman ng People's Choice Movement. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi. Apo, sir, dito po sa inyong pakikiisa sa Black Friday protest, ano po yung inyong panawagan para dito po mula sa hanay po ng People's Choice Movement? Ang panawagan ko po ay para sa ating lahat, mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, magkatulungan po tayo. Ito pong pangyayari na ginawa sa eleksyon ay pandadaya to. Mali po to. Alam naman po natin, thou shall not steal, di ba po? Ito po, ininanakaw sa taong bayan. Nanais po natin na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga anak, maski sa mga apo. Kailangan po mauhusay yung mga tao na manunungkulan sa atin. Ang ginawa po nila, nilagay nila dyan yung mga magnanakaw, yung mga magdadarambong, yung mga magdadaya. Hindi po makakatulong sa atin yan, sa ating mga kinabukasan. So nakikiusap po ko sa lahat ng mga ating kababayan, lalong-lalo po yung mga taga-simbahan. Ako po ay isang kasama sa faith-based organization at naniniwala po kami na hindi natutuwa ang Diyos sa pangyayari nito at iniintay lang niya na tayo ay tumayo para sa tama, para sa Kanya. Ito po ang pananawagan ko. Opo. Sir, ano po yung inyong may papayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapanalig na bagamat hindi po nakarating at nakiwi, bahagi dito sa ating isinasagawa na Black Friday protest ngayong gabi ay maaaring may magawa sa kanilang mga sariling pamamaraan para po manawagan para sa katotohanan dun sa naganap na halalan? Well, alam po natin na hindi matatapos to.
dahil pagdadaya po ay hindi tayo papayag. So magpapatuloy po itong mga ganitong mga rally. Sana po makisama po kayo, magkaisa po tayo. Gawin natin to para magkaroon talaga ng isang people power na naman na manungkulan ang mga nararapat ay hindi yung mga magnanakaw at hindi yung mga pumapatay sa ating mga kababayan. Opo, maraming salamat, Brother Rick. Thank you. Yan nga mga kapanalig, si Brother Rick Xavier, ang chairman ng People's Choice Movement, kaugnay dito sa isinasagawa na Black Friday protest kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang mga kinatawan mula at mga sektor mula sa iba't ibang batayang sektor sa ating lipunan upang manawagan laban dito nga sa naging kaduda-duda na halala noong nakalipas na 13 ng Mayo matapos na magkaroon ng ilang serye ng aberya sa mga vote counting machines at maging sa pagkakaantala ng datos mula sa COMELEC transparency server sa loob ng higit 7 oras. Yan muna mga kapanalig ang ating update mula pa rin dito sa PICC kung saan din sinasagawa ng iba't ibang mga grupo itong Black Friday protest bilang pagkundina sa kaduda-dudang mga aberya sa katatapos lamang na midterm elections. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ay inyong kapanalig Ray Nalina Tran. Sumayin niyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Mga kasambuhay at kapanalig, nagbabalik po tayo dito ngayon kasama ng ating apat na teams mula sa Our Lady of La Paz Parish dito po sa Makati City. Sila po ay handang-handa na sa tagisan ng galing tungkol sa Biblia. I'm sure yan, Father. Kaya bago natin simula ng ating tagisan ng galing at pumunta muna tayo sa ating mechanics ng ating contest. Una, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang apat na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula sa darating na Linggo hanggang Sabado. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaring sumagot sa English o sa Filipino. Ang mga maaring gamiting reviewers ay mga sumusunod sa Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Alright, so paunahan po ng pagbindot ng ating buzzer pagkatapos basahin ang tanong at marinig niyo po ang salitang go. So hintayin niyo po yung go at hanggang masagot ng tama ang tanong. 1 point for each correct answer at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang panalo. Ang dalawang host at ang isang guest pollen ay bumubuo ng lupon ng hurado at sila lang ang mga may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. And finally, ang mga winners ng parokya ay makakatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's at iba pang mga sponsors. At ang iba namang mga qualified na hindi nanalo ay meron pong consolation prizes. So walang uuwi ng uluwaan. Lahat merong tama! Prize. Yes, tama naman yan, Father. So I think they're ready, Father. Okay, baga natin patagalin yes, pa. Let's begin our parish Bible encounter with the first question. Multiple choice. Ayan. Ating favorite format. Multiple choice. Ayon sa 1:13, sino nagsabi sa 12 apostoles ng mga katagang ito? Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. At luluwalhatiin sa kanya ang Diyos at agad niya siyang luluwalhatiin. Muli po, ayon sa John 13, sino nagsabi sa 12 apostles ng mga katagang ito? Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. At luluwalhatiin sa kanya ang Diyos at agad niya siyang luluwalhatiin. A. Judas. B. Jesus. C. Tomas at D. Felipe. Ang ating options, A. si Judas, B. si Jesus, C. si Tomas, at D. si Felipe. Go! Go! Okay. Relax lang po tayo. Sino, ano? Isang pindot lang. Kalma lang. Baka po. Sino ang nauna? Ang ating pong nauna ay ang green team, Mary Refuge of Sinners. Ano ang iyong sagot? Jesus or Jesus? Jesus or Jesus? Ang tamang sagot ay B. Jesus! Tama! 1 point!
Wow, anda, naka 1 point na sila. Naka 1 point na sila. Number 2, second question. True or false? Ayon sa John 13 muli, ibinili ni Jesus sa 12 apostles na magmahalan sila gaya ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanila. Muli po, true or false? Ayon sa John chapter 13, ibinili ni Jesus sa 12 apostles na magmahalan sila gaya ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanila. True or false? Go! Okay. Blue team. Ang Mary Health of the Sick. Anong sagot mo? True po. True ang sagot niya? Tama! Yes! 1 point for the blue team and 1 point for the green team. Masayang masaya sila, Father. Sobrang saya nila. Naka-1 point sila. Yeah. Tingnan natin kung makakahabol ang ating ibang teams. Tama. Sa ating third question na isa po ulit multiple choice question. Ayan, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya. Third question, multiple choice. Ayon sa John chapter 14, sino ang magpapaalala sa mga apostoles ng lahat ng mga itinuro ni Jesus sa kanila? Muli po, ayon sa John chapter 14, sino ang magpapaalala sa mga apostoles ng lahat ng mga itinuro ni Jesus sa kanila? Ang mga options ay A, mga Pariseo, B, Espiritu Santo, C, si Pedro, at D, Bartolome. Muli po ang ating choices. A, mga Pariseo, B, Espiritu Santo, C, si Pedro, at D, Bartolome. A, B, C, D, go! Talaga namang galit na galit siya. Ako ang pipindot. Ganon ang sinasabi nitong Team 1. So isang pindot lang, saglit lang red po ang kailangan. Ako. Galit na galit siya. Ano, red. Ay, sila pala red. Red po, ito red. Pala. Sorry naman. Yes, anong iyong sagot? Espiritu Santo po. Espiritu Santo. Ang tamang sagot ay Espiritu Santo. Tama. Yes. Magaling ang ating teams ngayon, ha. Parang talagang nag-prepare. Hindi nagpapahuli. Tama. Nagbibigayan. So, meron na pong 1 point ang blue, green, and red teams. Makakahabol kaya ang yellow team. Abangan natin sa fourth question. Yes. True or false? Ayon sa John chapter 14, sinabi ni Jesus sa mga apostoles na ang hindi tumutupad sa tinanggap ng mga kautosan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Muli po, John chapter 14, sinabi ni Jesus sa mga apostoles na ang hindi tumutupad sa tinanggap ng mga kautosan ko, siya ang nagmamahal sa akin. True or false? Go! Okay. Ito na talaga. I think sila na talaga. Yellow team, ano ang iyong sagot? False ang sagot? Tama kaya ang sagot ng Peace and Good Voyage team? Tama! Yes! So lahat sila may 1 point na. Sandali lang ha. Parang napagtirtirpan tayo dito, Father, ha? Nag-uusap ba kayo? Nagbibigayan ata sila, Father. Parang na-joke time contest tayo dito. Contest po kasi ito. Oo. Yeah. Unahan po, makakuha ng 3 points. Nagparaya ang bawat isa. Lahat po ngayon ay may 1 point, so it's a tie. So, fifth question. Tingnan natin kung sino makakalamang. True or false ulit? Number 5. Ayon sa John chapter 14, hindi na kakausapin ni Jesus ang mga 12 apostles ng mahaba sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. Muli po, mula po sa John chapter 14, hindi na daw kakausapin ni Jesus ang mga 12 apostles ng mahaba sapagkat parating na ang pinuno ng mundo. True or false? Go! Sino daw po? Blue team ang nauna. Okay. Blue team, ano ang sagot ninyo? False po. Father, false ang sagot nila? Yan ay mali! Go! Galit na galit. Nagalit na galit siya talaga. Galit na galit siya. Okay. Sure na. Okay, sige. Green team, anong sagot ninyo? True po. True ba ang sagot? Tama kaya sila? Tama kaya? And it is
Correct! Tama! Yes! Paano mo nalaman yun? Magaling ka, ha? Ang galing! Alright, question number 6. Nangunguna po ang ating green team with 2 points. Points, yes. Ito na kaya ang kanilang winning question, ating abangan. Number 6, multiple choice. Ayon muli sa John chapter 14, ano ang iniwan ni Jesus sa mga apostoles? Sinabi niya ito upang hindi sila mabagabag at matakot. Muli po, ayon sa John chapter 14, ano ang iniwan ni Jesus sa mga apostoles? Sinabi niya ito upang hindi sila mabagabag at matakot. A. Kapayapaan ni Jesus. B. Singsing ni Jesus. C. Damit ni Jesus. At D. Chinelas ni Jesus. Muli po ang ating options. A. Kapayapaan ni Jesus. B. Singsing ni Jesus. C. Damit ni Jesus. And D. Ang chinelas ni Jesus. Go! Okay. Ang ating pong naunang team, Miss Chami, ay red. Okay. All right. Red team, ano ang iyong sagot? Kapayapaan po ni Jesus. Kapayapaan ni Jesus? Sigurado ka ba? Sure chinelas? Ka ba dyan? Malay baka, mo. Baka sing-sing. Okay. Ang tamang sagot ay kapayapaan ni Jesus. Tama. Tama. Okay. Pumantay ang red team sa ating green team with 2 points each. Habol po sa ating green, sa ating blue and yellow teams. Okay. Seventh question. Multiple choice po ulit tayo. Ayon naman po sa 15th chapter ng John, sa ang uri ng puno, inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili. Si Jesus ang puno at ang kanyang mga alagad ang sanga nito. Muli po ang tanong. Ayon sa John chapter 15, sa ang uri ng puno, inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili. Si Jesus ang puno at ang kanyang mga alagad ang sanga nito. Ang ating options, A. Fig tree, B. Palay, C. Puno ng ubas, at D. Sycamore. E, muli po, A. Fig tree, B. Palay, C. Puno ng ubas, at D. Sycamore. Go! Alright. Okay. Ang ating nauna ay yellow. Yellow team. Okay. Kayo yon. Nagulat pa siya. Parang hindi siya sure. Yes. Ano ang iyong sagot? Puno ng ubas. Sure ka na ba dyan? Sure na, sure na. Ang tamang sagot ay puno ng ubas. Tama. Yeah, tama. Remind ko lang kayo, unahan kasi itong manalo, no? Mm-hmm. So, hanggang 3 lang tayo, ha? Nga. Parang nagbibigayan yes, lang sila. Bigayan. Ganun talaga sila sa Our Lady of La yes. Pero kalimutan muna natin yan kasi contest ito. Ayan. Hindi, talagang magaling na talaga magaling sila. Magaling talaga sila. Nag-review ng mabuti. Alright, ang ating number 8 question. Meron na kayang mananalo? Meron. May sumasagot. Yes. Yan. Confident. Yan ang very gusto good. Natin. Number 8 question. True or false? Ayon sa John chapter 15, sinabi ni Jesus sa mga apostoles na anumang hilingin nila sa kanya ay gagawin ito para sa kanila kung mananatili sila sa mga salitang ibinili ni Jesus. Muli po, true or false? Ayon sa John chapter 15, sinabi ni Jesus sa mga apostoles na anumang hilingin nila sa kanya ay gagawin ito para sa kanila kung mananatili sila sa mga salitang ibinili ni Jesus. Go! Alright, do we have okay, a okay, I think may mananalo na nga ba? Okay, yellow team, ano ang iyong sagot? True po. True nga ba ang sagot, Father? Do we have a winner? Do we have a winner? 1, 2, 3. Tama! Ayan! Yes. Congratulations, all yellow right, team. Congratulations sa ating Our Lady of Peace and Good yes, Voyage. Yes, dito kayo, yellow team. Punta naman kayo dito sa harapan dito para sa para ma-interview namin kayo. Yan. At makuha niyo ang ating prizes. Yung yellow team na naka-red t-shirt. Ayan. Okay. Congratulations, Christian May. Congratulations. Paula and Johnny Lynn. Ayan. So, konting tanong lang, no? Yes. Oh. Paano kayo nag-prepare prepare. Para anong sa ating ginawa ninyo? Simple contest? Parang ito yung leader nila dito eh. Parang ito yung Bibo, yan. Anong ginawa niyong preparation? Actually, one week, wala pa, one day lang pala kami nakapag-review kasi kahapon lang sinabi sa amin yung
May coverage po. So, kaninang umaga din, group review, lahat po kami nagtulungan. Ayan po. Ah, all in one pala to. Lahat sila nag-review together. Okay. Yes. Sa liban sa pag-review, ano pang ginawa nyo? Liban sa paghahandaan ng inyong isipan, meron pa ba? Nagdasal po kami. Sabi ni Krisha May ay? Nagdasal po. Yes, nagdasal. Siyempre, kailangan yes, naghanda ang isip, ang puso, ang isip, lahat. Diba? Maraming salamat. Congratulations po sa ating team. Thank you again. Thank you, Yellow Teams. Our Lady of Peace and Good Voyage yes. Team. At inaayayaan po namin ang ating next parish na ang St. Andrew the Apostle Parish na maghanda na dahil kayo ang susunod na dadalawin namin para sa aming parish Bible Encounter. Magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalala. Buhay Interactive. Makinig. Narito na, Guya Max! Guya Max! May Guyabano! Guya Max! May Mangosteen! Guya Max! May Turmeric at Vitamin C! Guya Max! Nasa Mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit. Summer na naman, Kapanalig. Narito ang dapat gawin para makaiwas sa karamdaman. Limitahan ang mahabang oras ng pagbibilad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Uminom ng maraming tubig, iwasan ng tsaa, kape, soda at alak. Magsuot ng sombrero at long sleeves kung lalabas pa rin ng bahay. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. This portion is brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasalika. Balik po tayo dito sa studio ng Radyo Veritas para po sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. At congratulations po sa nanalo ngayong gabi ang Yellow Team, ang Our Lady of Peace and Good Voyage. No? Ang Yellow Team mula po dyan sa La Paz Parish. At least dyan po ay panalo ang Dilaw, ang Dilawan. Yellow Team, no? Alam nyo, tayo ay government of men and laws, no? Meron tayong mga ginagalang na batas. Ayan, meron nang pumapasok na mga resulta tungkol sa halalan. At hindi na po natin maaaring questionin yung mga tao na nahalal, no? Hindi natin pwedeng sabihin na ayoko niyan kasi yan eh mandarambong o kung yan eh ganito, no? Ay ang magagawa na lamang natin ay maari tayong magsalita kung merong irregularidad na nangyari sa pagkakahalal sa kanila, yung sa proseso, yung election. No? At kung kayo ay may alam talaga, first hand, ay alam nyo, tungkulin nyo yan sa inyong bayan, sa inyong Diyos, na put it forward, bring it to the proper authorities. Kung hindi nyo kayang gawin yan, ilagay nyo for awareness sa social media, pero be sure na ang ilalagay po ninyo accurate at saka true, no? Hindi po guni-guni, hindi haka-haka, kung hindi yun talagang pangyayari na nasaksihan ninyo, no? Kasi kuminsan nag-overreact lang din ng ibang mga mamamayan at naintindihan naman natin yan kasi katagal-tagal mo nga naman pumila sa init, pagkatapos biglang hindi tatanggapin yung inyong boto. Oh. Kung minsan, pag siyasatin mo, kasi nga, nag-overvote. Ano ba ang sabi sa atin ng COMELEC? Mahigit 1,000,000 mga boto ang hindi nabilang. Kasi nga, overvote. Akalain nyo, isa lang dyan ang idagdag ninyo ay ma-invalidate na yung inyong binoto. No? So, nihikahit po namin kayo na i-report ninyo ang anumang mga irregularities using due process sa COMELEC, sa local government, at wag na lang siguro sa social media. No?
Wag na lang kasi masyado na magkakalabo-labo eh, no? Nagkakahalo na diyan ang balat sa tinalupan, yung true at saka yung mga fake news, no? COMELEC saka local government. Ayan. At saka kailangan substantiated with evidence, no? Sana kinuha ninyo yung mga pangalan ng mga taong involved sa mga pangyayari. Samantala ngayon po ay dadako na tayo muli sa ating Parish Bible Encounter sa La Paz Parish dyan po sa Makati City. At yes, nandito pa rin tayo sa Our Lady of La Paz Chapel kasama ang ating mga very energetic na mga participants. Tama! Ng La Paz, Our Lady of La Paz. At kasama din natin ang isang very special guest, ang youth animator at ang formator ng mga altar service ng Our Lady of La Paz Chapel na si Brother Dennis Morales, M.I. Brother, kamusta po kayo? Ayos naman po. Maraming salamat sa pagpasyal ninyo dito sa amin. Yes. Brother, may konting katanungan lang kami tungkol sa inyong parokya. Brother, ano po ba mga Bible apostolate ninyo dito sa parish? Basically, yung scripture, ini-integrate siya sa mga bawat meeting ng mga organizations. And in a very special way, since it is a Chameleon Parish, we bring the scripture to the sick, especially during Sundays. Meron kami mga friends of the sick. Yung mga kabataan at yung mga nanay at tatay na mga miyembro dito sa parokya ay sila yung mga nagbibisita sa mga may sakit. They also preach and share their faith to them. At maganda yung kanilang apostolate, Father, kasi especially pumupunta sila sa mga may sakit at dinadala ang word of God. Maganda yon. Oo. Sige, pag sinabi kasing Chameleon, mga ano talaga, apostolate to the sick. Diba? Diyan sila kilala. Balita ko, brother, meron kayong mga parang special events dito sa parish. Can you tell us more about that? Every third Sunday of the month at 9:30 in the morning, we are having our Mass for the Sick. So, pwede po silang pumasyal dito. At balita ko, meron parang dumalaw na yes, relic. Yes, may dumalaw dito Camilos sa inyong dito. Relic sa kailan simbahan. Kailan ba ito nangyari, ninyo? Brother? At ano yung mga kwentong nangyari? Ano naging events or ano mga nangyari during that time? Siya. Marami po, maraming nangyari. Maraming mga may sakit na pumunta dito. It arrived here last February 1. Yung relic po, yung heart mismo ni St. Camilos, the incorrupt heart of St. Camilos, na-preserve po yun. And that's already around 468 years old from his birth. Hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ng milagro. Then, you can see on Facebook na maraming mga nag-testify na nagkaroon ng healing experience at saka marami rin mga conversion stories ng mga taong may sakit na bumalik sa Diyos. So, yun yung mga sineselebrate namin sa parish. And the heart of St. Camilo's was also giving hope, especially to those cases sa health nila na parang walang-wala na. But when the relic of St. Camilo's came here, nabigyan sila ng pag-asa, and not only that, many of them, yung hindi naman natin siguro hinihiling yung absolute cure, but the healing of the spirit, and many of them have felt that one, and that's what we are celebrating at pinapahalagahan namin. Kaya patuloy yung mga pagbibisita at pag-welcome namin sa mga may sakit dito sa parokya. Ang parish po namin is Our Lady of La Paz. This is Our Lady of Peace na parish. And we hope na when people who are disturbed, those who are sick, they will come to experience peace in this place. Ayan, napakaganda naman. A place of peace, especially in the very busy city of Makati, di ba? Yes. So inaanayahan natin ang lahat na dumalaw minsan sa Our Lady of La Paz Parish para po sa inyong mga peace of mind, heart, tsaka kung meron mga karamdaman. Healing prayers, pwede din po. Baka pwede rin ang broken hearted. Pwede, dahil, why kasi not? Kasi yung heart ni St. Camilo's, buong-buo pa rin. Yes. So yung mga na-broken ang puso, baka mabuo din ang kanilang heart. Tama naman. Tama ka naman dyan, Father. Yes. So, pupunta ka ba? Parang okay naman ako. Ayan. So maraming salamat po ulit, Brother Dennis Morales, M.I. At inaanyayahan po namin ulit ang ating next parish, ang St. Andrew Parish, para po sa ating susunod na Parish Bible Encounter. Maraming salamat po muli. Ako po si Mary Joyce Chamorro. At
Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the gospel, sumainyo ang katotohanan. Thank you very much, Brother Dennis Morales, MI, Missionary of the Infirm, Chameleon Fathers and Brothers. Next week po, tayo ay dadako sa St. Andrew the Apostle Parish, dyan po sa Bel Air, Makati. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, nawa po ay samahan mo kami, isang bayan na patuloy na naghahanap ng tamang landas na aming tatahakin. Pagpusana namin makalimutan pare-pareho na kami magkakababayan at magkakapatid sa isang magmamahal na Ama. Nawa po sa paghahanap namin ng katotohanan, ng marapat at matuwid, kami po ay makasunod sa iyong magandang halimbawa na hindi nagkakasakitan ng isa't isa. Nihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po, kami nagpapasalamat dahil kami inyong sinamahan na naman sa isang napakasayang Parish Bible Interactive dito po sa Radyo Veritas. Mga kapanalig, mga kasambuhay, huwag po niyong kalimutan sa susunod pong Biyernes, sana po makapiling muni namin kayo. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Hanggang sa muli po, sumainyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay. Celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, Philippine Standard Time, alas 9 na po ng gabi, ngayon po'y araw ng Biyernes, 17 ng Mayo, taong 2019. Time check, hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinararangalan ng Simbahang Katolika ang mga magsasaka sa bansa.